Lahat naman na nangyayari sa buhay natin is written. At ginawa na yun bago pa man tayo pinanganak. So, mas madaling tanggapin lahat ng bagay. So, maybe yun yung mga ganon, hindi ko siya babalikan because it's a very painful time. Nakakaloka umano ang kumakalat na balita na ibinunyag mismo ng social media personality na si Cian Gaza tungkol sa kina Cian Lim, Kim Chu, at Iris Lee. Matatanda ang binuking umano ni Cian Gaza ang ex-boyfriend ni Kim Chu na si Cian Lim, at ang rumored third party sa hiwalayang Kim Si na si Iris Lee, na matagal na pala daw umanong niloloko ni Cian ang It's Showtime host na si Kim Chu. Matatanda ang sa isang episode rin ng Showbiz Updates ni Oji Diaz, ay ibinahagi niya ang nasagap niya umanong balita tungkol sa taon kung kailan nagsimulang magkakilala sina Cian at Iris. Isa rin sa nagpapatotoo sa live-in issue ni Cian Lim at Iris Lee, ang veteran columnist na si Christy Fermin, nang matapang umano nitong inihayag sa publiko, ang pakikipag-live-in ni Cian Lim kay Iris Lee, habang sila pa ni Kim, at ang pagpapakasal ni Cian kay Iris Lee sa New York. Narito ang buong kwento. Ikaw ba'y naniniwala na sina Cian Lim pa at Kim Chu eh nagli-live-in na sila nitong si Iris Lee na nagpakasal na raw sa New York? Naniniwala ba? No, hindi ako naniniwala ng live-in eh, pero alam ko may namamagitan sa kanila kasi noon pa yan eh, na hindi lang matukoy-tukoy, masabi-sabi. Hanggat nung nag-announce sila nang meron silang in-announce pareho, nagbigay silang statement, sakalang lumutang ang pangalan ng Iris Lee na isang producer, di ba? Ako naman, ang iniisip ko, wala bang butas ang ilong nitong si Kim Chu, para hindi man lamang niya maamuya naman ang nagaganap sa kanyang paligid. Boyfriend niya si Cian Lim. 11 years sila na naging magkarelasyon. Ano at bakit at paano na nakikipag-live-in pala sa ibang babae itong si Cian nang walang kamalak-malak o kaalam-alam itong si Kim Chu? Ano to? Wala siyang pang-amoy? Lagi siyang may sipon? Ano to? Hindi ako naniniwala dyan. Maaari pang lumalabas-labas sila nung producer na yon, at yun naman ang pagkakataong hindi na nagpaparandam na sinasabi ni Kim na wala na silang usapan, wala nang paramdam si Cian noong mga panahon na yan, di ba? Yung kasalan nga sa New York, kung hindi sila magsasalitang pareho, questionable pa rin yun eh, dahil kasi nagsimula lang naman sa mga kwento yan. Pero ang nakapagtataka, yung lumitaw, yung issue na sila pa ni Kim Chu, sila na rin ni Iris Lee, meron na palang ghosting. Ano to? Sobra bang martir si Kim Chu na kayang lunukin, na kayang itaya ang kanyang pagkatao sa isang relasyon na ganyan ang ginagawa sa kanya? Kaawa-awa naman siya kung ganun. At kung totoo nga ang kwento na nagli-live-in na si Cian Lim at si Iris Lee nang sila pa ni Kim Chu, napakasakit nun para kay Kim Chu. Grabe. Double-double, triple ang sakit niyan. Kure, kaya sana naman hindi totoo yan kasi pag yan, lalong magagalit ang taong bayan kay Cian Lim kapag lumabas ang totoo yan, di ba? Wala nang kumakampi sa kanya sa split up na yan eh. Yung mga balita pa, niloko pala niya ng hayagan na lantaran ng ganyan si Kim Chu, na ang akala siguro naman ni Kim Chu sa pagpapakatotoo niya sa kanyang pakikipagmahalan, tatayuan siya ng isang rebulto ng kamartiran. Diba? Pero palagay ko hindi totoo yan dahil si Kim, hindi naman siguro siya ganong katanga. Diba? Tanga lang ang babae na makakatanggap ng ganong sitwasyon. Sabi ni, nako, ang unang-una nagpadala, si Juris Dr. Channel ng Amerika. Ang sabi niya, siyempre ang mga mangga ay kakapi talaga sa isang film producer na mas masagana ang ani. At kung totoo man ang napabalita nilang kasal sa New York, edi congrats! Sana makapaghanda ng prenuptial agreement si Iris Lee dahil digital man ngayon ang karma. Nakakaalil si Juris Doctor. Talaga nag-anticipate na siya ng mga darating na senaryo, di ba? Eto, pumangalawa naman siyempre, ang ating pambato ng Pilipinas, si John. Ayan.
back to basics na tayo, back to normal. Eto, buhay na uli. Ay, naku, namumula na naman ang hasang ng mga Marites na katulad ko. Hindi ako naniniwala na magka-live-in ah, si Iris Lee at si Gia ng 2 years. Pwede pang pinagsabay niya. Dahil ayoko namang tanggapin at hindi ko kayang tanggapin na napakatanga nitong si Kim Chu para hindi maramdaman ang nangyayari sa kanyang kapaligiran. Nakakaawa itong si Kim Chu. Dapat magising na siya sa katotohanan. Mag-iwan siya ng kaunti para sa sarili niya, para pag may nagmahal uli sa kanya at minahal niya, mayroon pa siyang ibibigay. John, kumpleto. Napakaganda naman ang mensahe mo. Thank you so much. Hi nako, sabi naman ni Marichu Permission Espiritu, sobrang nanggigigil ako kay Zian Lim. Nay, ang kapal ng mukha. Akala mo kung sinong matino magsalita, yung pala manluloko to the highest level din pala? Huwag ako, pag ganitong sumasabay sa init ng panahon, ang init ng ulo ko, huh? Sabi niya, galit na galit si Marichu. Diba? Walang pasensya kayo mga CFM kasi nuknukan ng init talaga. Ay, sobra. Talagang talaga. Huwag po tayo makalilimot ha. Stay hydrated. Sabi nga, uminom po tayo. Uminom po tayo ng tubig madalas para po tayo ay yung quick na ano, yung paliligo, biglaan, gano'n. Parang kumbaga sa tulog yan eh, yung nap na tinatawag natin, di ba? Napakaganda po niyan. At saka yung paliligo ng biglaan para makaalpas tayo sa init. Grabe, umiwas po tayo sa heat stroke. Usong-uso po ngayon yan. Sabi naman ni Tita Nene Olanday, Tita, girlfriend pa, baka pwede pa ni Sian si Iris Lee, pero live-in sila? Parang hindi naman po totoo. Alam nga namang hindi maramdaman kahit papaano yan ni Kim. Oo nga naman, di ba? Totoo yan. Alam nga namang, ano ba si Kim Chu? Babaeng walang pakiramdam. Alam mo, sa mga ganyan, kalokohan yan eh. Schedule pa lang ng lalaki, malalaman mo na eh. Yung bigla-bigla na schedule na nagbabago. Diba? Huwag na yun. Maraming plastic ngayon eh. O pwedeng, hindi nga ba't ang mga nanloloko raw eh, sobrang mahal yung niloloko. Nagpapakita, diba? Parang malambing na malambing doon sa niloloko kapag nanloloko ang lalaki. Pero alam mo, kayang-kaya bandalhin ng isang lalaki na lokohe ng isang babae na talagang itinuring ng siya ang kinabukasan at panghabang buhay. Nakakagalit. Grabe, nakakagalit. Oo, oo. Hay nako. Si Inay, no, biri mo kung di siya nagsalita. Ano 'yon? Sinarili niya lang, nararamdaman niya. Parang ang hirap naman yata noon, 'di ba? Para hindi ka magsalita, niyuyura ka na pagkababae mo. Oo. Diba? Martir itong babaeng ito. Naku, martir ito. Martir na martir ito. Ayaan mo, isang araw, baka igawa na siya ng pelikula. Ang martir ng Cebu. Diba? Yan. At sabi ni Tita Julie Paras, April Fools, ang chika na to, na 2 years na silang live-in ng present girl niya. Sabi ni Tita Julie Paras, yun lang, sabi niya. Sana nga naman, ano, April Fools Day, baka nga naman. Sana nga, di ba? Sana. Yun. Napakagwapo mo naman, Mr. X. Sabi ni Boy si Karagay. May girlfriend ka na that time. Tapos, jowa mo pa rin sa Iris Lee. Kim, wala ka bang mga espiya o pang-amoy man lang? Hindi ako naniniwala sa Iris Mr. X na yan. Oo, ay, alam mo, anong nangyari talaga kay Sian kung paano hindi rin tayo naniwala ano sila ni Kim Chu. No? Totoo. Ay, tuwi-tuwi talaga yan, no? Totoo. Kukumbinsin niya talaga tayo. Ang tagal-tagal natin bago naniwala na sila na pala. Nakakaloka. Naku, iwanan na nga natin si Mr. X. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.